Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIC. Hi, kamusta? Kamusta po kayo? Unang araw ng ating ECQ dito sa Metro Manila. Hay nako, balik traffic tayo at mahaba ang pila. Nagche-check ang Philippine National Police para dun sa mga apor, para dun sa mga lulusot at mga makukulit. Anong araw po ngayon? Ngayon araw ng Friday, today is August 6. First day po natin ngayon sa ECQ until August 20 at may mga lalawigan po na MECQ naman. Mamaya sasabihin namin sa inyo anyway. Pero isang balita lang ha, talagang medyo kailangan ko talaga mag-ingat, huwag na tayong lumabas. 10,623 cases ng COVID ngayong araw na ito as per Department of Health. 10,000 compared to 8,000 yesterday. Ray, magandang hapon sa iyo. Ray. Okay, mukhang inaayos pa yung ating komunikasyon ng ating kasama si Ray Pacheco. Ito po ang inyong likod, Mon Ilagan, para sa programang Teka Teka. Kamusta po kayo dyan? So medyo mabigat po ito. Start ng ECQ up to August 20 sa NCR. Under ECQ, siyempre again, bakit ginagawa ng gobyerno ang enhanced community quarantine effective today? Dahil nagbabala ang mga eksperto, lolobo, sasabog ang Delta variant sa Metro Manila at mapupuno ang mga hospitals natin pagamutan kapag hindi naagapan ang Delta variant. Kaya ito na po yan ngayon, 10,623 cases today. Kahapon, 8,127 tayo. Ayan. Andiyan naman si Ray. Ray, magandang hapon. Buenas tardes at welcome sa ikatatlong ECQ natin. Ito ang third round natin ngayon, ha? Mula nung maranasan natin ito noong Marso 2020, ng yung taong yun, ng 2020. Welcome po sa Palatutunan Teka, ngayong araw na ito ng Biyernes sa DWIZ. Akala ko na-traffic ka kaya nahuli yung pasok mo, yung bang galing ka sa labas. Dahil may media ID ka, hindi ka pwedeng hara-hara. Matindi. Ha? Matindi ang traffic. Matindi. Kaya nga nagtelepono ko, di ba? Usapan natin, ikaw muna mag-telepono at Skype ako ang studio. Grabe along Marcos Highway. Kasi kanina umaga, Ray, ito lang yung ilan sa mga lugar na na-monitor natin. Mm. Grabe, ang higpit ng checkpoint at traffic dyan sa may batasan San Mateo Road. Yung malapit sa sa House of Representatives. Yeah. Naku, talagang hindi pinapalusot kung hindi ka lang apor at kung wala ka ipapakita mga dokumento. Muntinlupa, San Pedro, traffic din. Marcos Highway, yung going Marikina and Rizal, ay sus. Ayan, matrapik. At ibang lugar sa Metro Manila, kaya mahigpit to. Huwag na ho tayong magpumilit pa. Ayan. Mm-hmm. At totoo yun. Yung mga border control natin sa NCR kanina po, yan po nagpabigat ng ating trapiko. Marami tayong border control eh, Mayor, sa NCR. Alat na kalat yan eh. Uy, may bago ngayon ah. Ray, ito kalalabas silang. May sinabi si PNP Chief, no? Kunyari, Ray, galing ka ng Bulacan, galing ka ng Laguna. Okay, at hindi ka naman apor, ha? Hindi ka apor. Kasi ang bahay mo nasa NCR, mayroon, dumalaw ka lang doon dahil dinalaw mo yung farm mo, binisita yung bahay mo doon. Hindi ka na makakalusot, pababalikin ka kung saan ka galing. Ayun ang mabigat. Until August 20. Bakit? Kasi ang iniiwasan nila dito, according to PNP Chief, yung exodus. Yung mga galing ng probinsya, Batangas, di ba, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite. Cavite, papasok ka ng NCR, eh wag na po kayong magpumilit kung hindi ho kayo apor. At kung wala ho talagang official business at wala kayo ipapakita, eh wag na po. Dahil hindi kayo papasukin at pababalikin lang sila. Ayan. So, huwag na po tayo matigas ang ulo. Oo. Actually, yun naman yung sinasabi ko kanina, Ray, bakit meron tayo? Sabi mo nga, third round ng ECQ natin eh. Simple lang. Dahil nga nagbabala. Lolobo, sasabog ang Delta variant. Nadinig ko ba sinabi ko? 10,623 cases today? Cases. Pero alam mo ba kung ilan ang Delta variant cases natin? 331. Very good.
Dali ni Mayor. Yun, ano, yun yung sinabi ng Department of Health. Oh, 331. Ah, naman, hindi natiro yan, ha? Ikaw ngayon na nagsasabi ng very good sa akin, ha? Oo. Oh. jokingly aside, so tama yan, 331 cases ang Delta variant. Sabi? Oo. So, para kasi ano, ha? Ha? Para kasi DILG Secretary, ha? Bakit? Doon sa Joko's order, ganyan-ganyan eh. Okay, isa pa rin, no, bago tayo pumunta, kasi mamaya magiging ano eh, huihingi tayo kay PNP spokes, no, kay General Olay ng update. Diba, ano yung experience nila para sa third round ng ECQ, sa first day naman ng ECQ ngayon sa Metro Manila. Diba, para maliwanagan pa natin. Pero isa pang balita, no, itong Novavax, are you aware, Novavax, diba? Galing Amerika to eh. Nag-apply na rin ito sa FDA, Food and Drug Administration, para sa EUA, o Emergency Use Authority. Pangwalong bakuna ito, Ray, pangwalong bakuna. Oh. Pero sabi nila, mukhang maganda rin daw ito sapagkat 93% yung efficacy nito laban sa COVID-19. Okay. So we will check it and we will wait from FDA kung ito ay maaaprubahan. Pangwalo na bakuna ito sa atin. Mm-hmm. Okay. Okay. Oh. Okay. Yan ang mga ano ngayon. Yan ang mga bago at mga balita natin ngayon. Ikaw ba, may nasagap pa ngayon. Alam ko, ano kayo eh. Ano yan? Chismoso. Kailangan! Kailangan natin maging chismoso. Kailangan sa trabaho natin. Ano? Lalo na yung DOH ay tungkol sa DOH. Oh, ano? Isipin DOH. Ang COVID-19 Delta variant natin, detected na yan sa lahat ng NCR LGUs. Oo, Metro Manila. 16, ha? Out of 17 siyudad sa NCR, meron pong Delta variant cases. Out of cases yan, ha? 17. Mula pa ng August 5. Oo. Yan. Actually, Ray, sa 17 NCR, sa National Capital Region, yung mga cities, walo sa mga cities na yan ang mataas ang tinatawag natin ng Delta variant. At pag sinabi natin mataas, Ray, no, nakalagay yan sa level 4. Tama. Ano ibig sabihin ng level 4? Mm-hmm. Mga kaibigan, mga taga-IZ, yung level 4 po, highest classification po ito, batay doon sa severity ng COVID cases. Ayan. At pangalawang classification yan, yung hospitalization rate. Yeah. Kaya sila nilagay sa kategorya ng level 4 o highest classification. Siguro, Ray, alam mo siguro kung ano-ano yung mga syudad na yan. Ito, base sa data. Data? Hindi sa data na mukta, ha? Okay, kasi ikaw naman? Ikaw naman? Na-interview na ako po na natin na information yung delta eh. Oo. DOH ito, DOH. DOH po ito, ha? Oh, sige, DOH. Go ahead, Ray. Oh. Las Piñas. Wow! Meron pong 23 cases ng Delta variant. Okay. Japan, the most among all LGUs, ha? Oo. Oh. Sino ba mayor ng Las Piñas? Ha? Sino mayor ng Las Piñas? Sino ba bang? Teka, nakalimutan ko. Las Piñas, Las Piñas. Sige, baka maalala natin mamaya. Mamaya, nakalimutan ko mayor ng Las Piñas, ha? Naisahan mo ako doon, Mayor. Ha? Naisahan mo ako doon. O, sige, sabihin mo. Ano susunod? Okay, ang susunod ay Pasig. Hindi. With 21 cases. Yan. Pasig, Vico Soto. Oh, Vico Soto yan. Oh. Susunod po ang City of Manila. Manila, Isko. Okay, Isko. Yormi. Labing order, Binawe. Yung Binawe. Anis mistake. Laban Bawe. Laban Bawe. Masyado ka naman chismoso, Mayor. Ha? Anis mistake daw yun. Mana lang ako sa iyo eh. Oh, ano pa? Okay. Ano Malabon. Pa? Ayan. Malabon. Oreta. May 22 kaso. Oreta. Ayan. Diba? Ayan. Oh, Mayor Oreta. Yan. Oreta ba yan? Yes. Ano pa? Ngayon, yung sabi ni Yusek Berhere. Teka. Kulang yun eh. Sabi mo, walo. Hindi mo pa sinasabi yung walo eh. Ano yung walo? Sabi mo, di ba sabi natin kanina, of the 17, meron dito 8 mga cities nasa level 4. Highest classification, kulang pa eh. Kulang pa ba? Kulang pa eh. Ikaw talaga. Ito pa, teka. Oh. Sandali. Sabi ni Secretary Berhere, ni USEC, yung municipalidad ng Pateros at Malabon City, ito ay under. Ayan, dalawa ko. Pateros, Malabon, siya na lang kinuring itong
under critical risk classification. Yun. With high risk, dalawang linggo na ha, ang nakakalipas, Mayor. So high na risk. Meron itong tinatawag na rate na, o tinatawag nilang growth rate, na average daily attack rate, yung ADAR na tinatawag, yes. Mayor. Oo. O ilan? Ilan ang ADAR nila? Average attack rate? Sa isang araw? Walang sinabi. Walang sinabi si... Basta sinabi lang nila, yan ang pinaka-critical risk classification nila with high risk mula pa nung may nakalipas na itong dalawang linggo na ito na nakalilipas. Okay. Ano yan? Hindi ba kasama yung Muntin Lupa kila Mayor Presnedy? Walang inilagay na binigay sa amin ng Muntin Lupa. Ang Quezon City? Yung areas, except pa, maliban daw. Hindi sinama ang Caloocan City, Marikina City, na binuturing na high risk. O, ADAR, hindi sila kasama. Okay. Ayan, except sige. Sila. Oo. So, ito yung mga, ano, nasa, level 4. I think, check din natin kung kasama yung San Juan City under Mayor Zamora at ang Quezon City under Mayor Joy Belmonte. But, to summarize, ang sinasabi lang dito ng Department of Health, no? So, talagang dapat na mag-ingat ang lahat, sumunod na lang, huwag lumabas. Okay. Oo, sapagkat medyo, alam mo ba, merong pag-aaral ng mga eksperto, Ray, na sa loob lamang ng 3 segundo, pag napatabi ka sa isang merong Delta variant, ay ba maaring mahawa ka agad eh. Ganong kabilis daw itong ano, maaring makuha mo ka agad yung virus. Ano daw? Ng Delta. Kaya diba, nagmabala ang mga eksperto. Para sa bulutong ni Dr. Solante? Para daw bulutong. Yes, oo. Kaya nga segundo lamang eh, yung tao may Delta variant, mabilis talang maipapasa agad yung virus. Sa kanyang kausap, sa kanyang katabi, lalong-lalo na kung kasama mo sa bahay. Kaya yan, mga kasama, mga ka-IC, mag-ingat-ingat po kayo. Oo. Okay. Tore, meron sa... Medyo pinakikiusapan natin ang ating mga kababayan, alam po namin marami ang epektuhan ngayon ng trabaho. Dahil po rito sa lockdown na ito. At alam po namin na kinakailangan natin ang konting pasensya, Mayor. Nahahabaan natin ang ating pasensya dito sa masasabi nating ikatatlong lockdown na naranasan natin sa Metro Manila since 2020. Yan. Okay. So kasi ngayon ay first day, no? So maaring nalilito pa yung ibang mga tao sapagkat may mga statement ang PNP, no, si General Yazar. Sino ba talaga yung kinukonsider natin, no? Teka, sandali lang, ha. Baka nandiyan na yung guest natin, Ray, ha. Okay, sige. Ha? Mm-hmm. Sandali, baka nandiyan dito na ating spokesperson, eh. I-check ko lamang. I-check ko lamang. Okay. Wala pa. Okay, i-text naman tayo. Now, ito para dun sa ano natin, siguro ma-request ko lang yung social media sapagkat pinalagay ko ito kanina. Sino ba yung mga tao, sino-sino yung mga tao at individual na kinukonsider natin na mga apor? Yung authorized persons outside residence. Okay. Ito yung mga pwede, in short, ito yung mga pwedeng lumabas ng bahay, no? Okay. Pero sila yung mga autorisado, pero meron silang mga dapat na ipakita, ang kanilang mga ID, maaaring certificate employment, yung APOR IDs nila na inisyo ng IATF. Okay, employees at workers, Ray, APOR yan. Doon sa mga essentials na tinatawag natin manufacturing, establishments, services, and industries. Yun, mga pwedeng lumabas ng bahay na mga otorisado. Like for example, mga manggagawa doon sa pagkain, doon sa mga delivery trucks ng pagkain, medicine, mga bangko, mga importante yan, so mga establishments. So, apor po yun. Okay? Employees ng mga critical transportation facilities. Nakakita ka ba rin kanina, may mga public jeepneys? Ay, nabiyan ko naman. Diba, meron, diba? Ha? Ang sakal lang ang binigyan naman ng percentage, 50%. Ha? Pero sabi ng DOTR, lahat naman daw ng sasakyan ay palalabasin nila. Lahat lang yung sasakyan? Lahat ng public vehicle natin. Transport. Exactly. Mm-hmm. Kaya kasama sila doon sa ano, mga empleyado ng critical transportation facilities, MRT, LRT, pero yung percentage niyan, limitado, no? To 30% yata. Well, 50%. 50%.
Isa kami yun, 50 lang. 50 kasi lang. We have to maintain yung social distancing. Mga empleyado ng critical transportation facilities, they are considered a poor. Mga pastor, Ray, yan, kasama ka dyan. Pari, mga imam, at ibang mga ministro ng iba't ibang mga religious organizations. Pero, kailangan din, dapat, they are in the conduct of, halimbawa, meron mga services, funeral services, o kaya mga necrological services, o yung pag-preach, no, na talaga importante. Ayan, kasama sila doon. Ang mga abogado, Ray, kasama din, mga lawyers, ah, na siyang pwedeng mag-provide ng legal representation. Pero ang mga korte, sarado eh, during ECQ eh. Meron yatang direktiba yung Supreme Court dyan, not unless yung mga abogado na magpa-file personally sa korte. Online. Okay, pwedeng online, o kaya yung talaga hindi maiwasan, yung very urgent, eh kailangan i-file. Kaya medyo merong shifting pa rin ng mga empleyado sa mga korte natin. Pero karamihan talaga online. Okay. Dagdag ko pa sa iyo, Mayor. O, sige, dagdagan mo pa. Yung parang nagdagan pa, lamang gagawin siya ito, at ang maritin yung overseas Filipino workers na merong certificate na sila ay overseas employment. Ayun. Ay overseas employment sila. Oo. Certificate. So, pwede silang tanggapin, Ray, you mean? Ayan. Oo. Okay. Ang mga OFWs, yung mga tao, mga persons traveling for medical or humanitarian reasons. Isa rin yan. Oo. Mm-hmm. Halimbawa, magpapacheck up ka sa doktor kasi nag-chest pain ka o kailangan pinababalikan ng doktor. Pero kailangan ipakita mo rin siguro na merong certification ng doktor, na merong kang schedule. Mm-hmm. Hindi lang basta-basta na pupunta ka at sasabihin mo, eh baka hindi ho kayo payagan. Okay. Oo. So yan, Ray, no ha? Sandali. Baka nandito na. Okay. Nasa linya na, Ray. Oo. Nasa linya na yung ating panauhin ngayong hapon, si Police Brigadier General Ronnie Olay. Siya pong tagapagsalita ng Philippine National Police. Alamin natin kay General Olay kung kamusta ang sitwasyon since this morning, Ray, sapagkat first, sabi mo nga, third round pero first day ng ECQ ngayon sa NCR. So magandang hapon po sa inyo, General. Hello. Good afternoon, General. Magandang hapon po. Good afternoon, Simon na ito, tsaka si Senyor. Apo, si Juan Dilagan to, General, at saka si Ray Pacheco sa DWIC. Ang hapon po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Apo, thank you for your time, General. Ha. Muli, kay binalikan namin kayo sapagkat gusto naming ma-monitor, gusto naming malaman ni Ray Pacheco. Kamusta po ang first day ng implementation ng mga checkpoint natin sa ECQ, especially in Metro Manila? Well, Mon, at Senyor, paga nga ay nag-expect kagad, bumipot ating si Prince Police General Villarica sa mga itong location sa quarantine control point sa Pagta, no, Lampadrito ay pinupay. At nakasatisfied siya ongoing law enforcement at public operations na ginagawa na. Jen, sorry po, i-cut ko kayo. Medyo konting pihit lang mo siguro. Putol-putol po yung dating po niya. Sayang po yung sinasabi niyo, General. Hello? General, ayan. Kung pihit lang po tayo na magandang signal, General Olay, please. Hello? Yan. Okay. You're coming in clear. Go ahead po. Yes. I was earlier, Mon, at Senyor Ray, inspect, kumikot ating si Police General Villar. Sa mga itong location para sa control point sa Pagla, no? At satisfy naman siya ongoing quarantine sa law enforcement sa public safety operations na ginagawa ng ating mga quarantine control points, particularly dito sa RPO sa ang ating director, Major General Big Manak, no? At sa mga base nga doon sa initial report ng ating PNP for operations, General Dixon. At ngayon ay meron akong nakakita, no, na 1,203 na personnel sa ating 89 toll points distributed sa ating bubble sa quarantine bubble, no? At in between
jurisdictions, no, Mon, at in between mga LGUs, no, sa cities and municipalities, ay merong mga other checkpoints, no, border control points, natatawag, para check yung mga dapat hindi tupid ng jurisdiction, na sipot dapat tumawid, yung mga upwards, no, yung mga, yung balik tayo dun sa upward, dalawag kasi ng upward, consumer upward, yung pipili lang ng kanilang mga pang-araw-araw na pagkakitaan, pagkait gamot. Huwag dapat silang tumukit ng mga borders at munisipyo no, or city. Dahil dapat dun sa locality nila saan sila bibili ng kanilang pagkain at gamot. Ngayon, yung mga worker upwards na napayagan niya ng cross-border, no? At ang working from Patoka na katapaw sa Muhirin, Makati, they can cross borders at pati ng mga bahay, no? Magdala lang sila ng ID ng employment at certificate of employment at kung papadrive na, no? Sa kanilang mga mahal sa buhay at hindi sila mag-drive, dapat yung kanilang driver ay may daladalang certificate of employment ng active worker or at nakatapos yung pangalan na driver, kung sino yung designated driver niya, at description ng sasakyan, at yung contact number ng employer ng worker upward para may paraanan ng ATMP na i-check yung authenticity ng dokumento na ipinapakita. We will do that transit, no? At meron tayong papayakan na mag-cross-border yung mga magpapabakuna, those who need medical attention. General, wala yung pong ano, halimbawa, senior citizen, at magpapacheck up o pupunta sa doktor, pero magpapadrive po siya. Ibig sabihin, kung ang driver niya ay yung anak o kamag-anak or apo, so kailangan may certificate of employment pa rin yung driver niya? Hindi na. Hindi na? Hindi naman worker apo yung kanyang dalasala, kundi isang nangangailangan. So, kung ma-check siya ay makikita pa yung itsura ng ating yung kanyang pasakero na really need medical attention at palalampasin po. Mm-hmm. Ayun. Oh. May statement po si General Jezar earlier, no? Jen, you'd like to confirm this, no? Na kapag marami naman daw ang sumusunod talaga sa checkpoint, eh nakahanda naman siyang parang alisin po ito. Ano-ano, eh nabanggit nyo na rin yung mga ano eh, kailangan doon sa checkpoints. How true is this, General? Well, tama yan. Kanyang mga interviews na ng ating PNP, Police Chief Peter Molyasar, kung nakita pa sa aking mga quarantine control points, mga control points, na lahat na tumatalima, sumusunod sa ating mga IATF protocols, sa quarantine protocols, sa mga A4s, bakit pa tayo checkpoint? Eh, lahat naman pala sa bayan natin, at paano sumusunod. Ibig sabihin niya, nasa po ang susitan, ay kung lahat naman ay sumusunod pala tayo, ay kailangan ng checkpoint. Ray, baka may tanong kay General Olay. Go ahead, please. Alam ko naman ito, makaka-disturb na naman ito sa traffic. Ito tatanong ko kay General Olay. General, paano na-check ng mga kapulisan dito mga border control kung mga legitimate yung pinakikita nilang apor o yung pinakikita nilang mga certificate. Natatrace ba natin kung fake yan o genuine? Well, yan now, we are doing that actually randomly, halimbawa sa mga natin, sa mga aero ng PUVs, no? Taba. At, kasi nga, buon na sa certificate of employment, yung pangalan, at first nila or yung employers, no? So, mag-check po yan. At, halimbawa, yung mga driver, at for drivers naman,
mga workers natin na authorized industries, business. At madali din po dahil doon po daladala nilang stick po yung number din po lawyer. Okay. Okay, Mayor? Yeah. One last na lang, ano, na dyan, no? Bago namin kayo bitawan sa programa. Meron pong mga lugar sa National Capital Region, nakalagay po ito sa level 4, eh, yung highest classification. Batay po dun sa severity ng cases. Ngayon, meron ho bang ano, may instruction from the PNP na mas higpitan po ang mga lugar na ito? Well, binanggit po namin kanina, may mga lugar na nasama po dun, according to DOH, Las Piñas, Muntinlupa, Pateros, Quezon City, Taguig, Malabon, and of course, San Juan. So, yun hong highest classification level was based on severity of COVID cases at saka yung hospital utilization rate. So, meron ho bang mas marami ho bang police checkpoint dito? Mas marami hong dineploy ng mga kapulisan po natin dito sa mga areas na ito, General? Tama yan. Sa direktiba ng ating PNP Police General Guillermo Lizar, sa mga ground commanders, sa mga chief of police, sa mga commanders na makipag-coordinate, directly baitingin ang koordinasyon sa mga local government units para malaman po natin kung ano yung pangangailangan nila kasi dito po nga sa peculiarities on the ground, no? Para po makapag-adjust sila ng kanilang mga plano, na mga specific na plano kung paano ka i-address yung sa yung border control nila. Jen, one last. Kami hong mga taga-media, no? Kaya nga ho, hindi kami nakapasok din ni Ray. Kami ho ba, tama na lang yung ano, ID ng radio station o TV station na ipakita doon sa checkpoint that we have this coverage or we have this program or may newscast po kami? Tama yan na, Ray, kasi media naman ay isa sa payagan na mga establishment, no? Authorized person. Okay. General, maraming salamat po ulit for your time. Thank you very much. Mga kaibigan, si General Ronnie Olaya, salita po ng Philippine National Police. Okay, Mayor. Ray? Pagalipas po lamang ng ilang mahalagang palala, babalik po ang palatuntun ng Teka Teka dito pa rin po sa DWIZ. Pagalipas po lamang ng ilang mahalagang palala. Teka Teka, alas 4:30 na. Ang bahagi ng ating programa ngayong araw ng Biyernes, today, August 6. Kamusta po kayo, mga ka-IC, mga kaibigan, yung mga uuwi na ng kanilang tahanan? Nako, eh, kukunti lang siguro yun. Shifting nga lang sa trabaho nga dahil EQ, di ba, Ray? Siguro masarap bumiyahe ngayon, walang traffic. Wala. Wala ngayon. Pag umaga na, sabi, yung mga apor na talagang qualified na bumiyahe, di ba? Kasi they have to check eh. Ayan. Okay. Now, dito sa Bulacan, naramdaman ko na yung buwan ng Marso, ang 2020. Yeah. Okay, oo. Teka muna, nasa Bulacan ka ba ngayon? Nasa Bulacan? Oo. Dito nga, sa Maykaw mo yun. May kawahan. Basta parang dami yung bahay na inuuwian pare. Meron sa Quezon City. Meron sa Quezon City. May kawayan. Sasabi mo sa akin, uuwi ka sa Pangasinan. Di ba? Kawayan yun, ha? Baka naman to yung mga kapatid na pinupuntahan mo, Ray. Ayan. May mga brothers, eh. Siyempre, naman, eh, mga kailangan natin patibayin, minsan din, di ba? Spiritual, visit. Oo. Ayan. Spiritual visit, kung tumagin natin. Ngayon. Spiritual visit. Ayan. Oo. Minsan nga gawin, ano mo nga ako, spiritual visit. Why? Walang problema yun, Mayor. Sige, balita pa tayo. May tayo babalita. Ang sabi, nagkasundo yung mga mayors after ng meeting nila. Ito, katatapos na meeting lang yata ito, ha? Okay. Ang sabi nila rito, kasamang Ray, walang walk-in policy sa mga vaccination centers.
Kasi offshoot ito nung nangyari kahapon doon sa fake social media news na pumunta kayo sa mga vaccination centers. Diba? Sa mga malls, meron doon. Pwedeng walk-in. Eh, di nagkagulo. Diba? Las Piñas, Antipolo, iba-ibang lugar. Nagsiksikan yung mga tao doon. Eh, siyempre, ano yun? Spreader yung mga yun. Kaya ngayon, nagkasundo na lang yung Metro Mayors, no walk-in policy sa mga vaccination centers para hindi na maulit yung pagdagsa ng mga tao sa iba't ibang mga vaccination centers. Ang tatanggapin lamang nila, ito, makinig po kayo mga ka-IC ha, yung mga may kumpirmadong appointment na sila ay babakunahan lang sa araw na yan. Let's say today or tomorrow, bit-bit nyo yung confirm appointment ninyo. Authentic yan ha, real, genuine, rek, hindi peke. Oh, sa cellphone, Mayor. Meron sa cellphone. Ha? Tulad ko, sa cellphone ako eh. Sa cellphone? Hindi ba peke yan? Baka peke. Ah, hindi. Yan ang cellphone niya, may inapon sila ang mateke. Ayun. Dahil kasi nakalagay doon eh. Oh, hindi po pwede. Pwede nilang tawagan nga, Mayor eh. Oo. Okay, mati-check nila. Yes. So kailangan, dala-dala nyo yung confirmation appointment niyo coming from the LGU na binigyan kayo kasi may scheduling yan eh, sa apps nila, hindi ba? O, sa apps lang, tapos magpapaschedule ka doon at ibibigay sa iyan, hindi din sa cellphone. Now, pag wala kayo niyan, eh wala, umuwi na ho kayo, wala ang walk-in policy, huwag na ho kayo magbaka sakali. No, dahil hindi ho kayo matuturukan ng injection. Ayan. Oo. At in the same manner, eh, maiiwasan natin na sumagap o magkalat ng Delta variant. Tama. Yan, oo. Kaya medyo yan ho ang paalala ng mga Metro Mayors. Kaya, ayan. Yun. Eh, naisip ko tuloy, Aray, yung Delta variant, siya yung nagpapabago ng desisyon sa mga taong ayaw magpabakuna. Ayun na dahil matapos ngayon, sabi nga natin, 331. Yung mga tao medyo meron pang tinatawag na vaccine hesitancy, abay na change ngayon yung kanilang desisyon. Magpabakuna na lang sila because of the fear of Delta variant. Kasi ang bilis sinabi mo pa. Sinabi mo pa, Mayor. Okay. Ang bilis kasi niyan eh. Kaya... Sana naman, Mayor, ha? Hindi magbago, ha? Kasi marami naman nagsasabi, ang nagtulak daw, kaya daw gusto magpabaksine, dahil sa ayuda. Eh ngayon, nalaman nila na kahit na hindi kayo bakunado, tatanggap kayo ng ayuda. Oo. Yan. Alam mo, naisip ko rin kasi, di ba, if you recall, no, kaya marami rin taong nagdagsa. Sinabayan pa ng social media fake news. Yun. There was even a time na yung nag-presser si Presidente, sinabi niya, kung kayo hindi magpapakuna, aba, eh, hindi kayo palalabasin at pababantayan ko kayo. Ayan. Siguro yung mga nakarinig lang doon din noon, on the other hand, natakot. Alay, kailangan magpabakuna kasi paano sila makakalabas? Babantayan sila ng barangay, babantayan sila ng PNP, paano sila makakabili ng pagkain? Paano sila makakapasok sa trabaho? So, magpabakuna na! Ting. Oo. Kaya, lumusob eh. Oo, ang nangyari ngayon, parang naiisip ko tuloy, hindi na vaccine hesitancy. Di ba yung nangyayari sa atin? Kundi vaccine desperation. Ayun. Kasi bakit vaccine desperation? Number one, eh kasi nga, kinakailangan, wala ka ng walk-in eh. You cannot just walk-in tapos have the vaccine. Kailangan may appointment ka eh. Eh kung mahaba pa yung pila, mahaba pa yung schedule mo, abutin ka ng 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, tapos kulang ang bakuna. So parang nagiging people are desperate, kaya nakikipag-unahan na sana nagbabakasakali doon sa walk-in na sila ay mabakunahan. Di ba? Oo. Saka tuloy, ito yung nangyayari. Eh, naghahanap sila tuloy ng way. Wala ba tayong magagawang paraan dyan para mabakunahan ako? Yan ngayon ang mga naririnig mo mga tanong na mga request nila. Hindi mo po pwedeng mabakunahan dyan. Wala ba tayong makakausap dyan? Ayan, parang ganun ang dating eh. Exactly. Tama yung sinasabi mo, Rhea. Yung sinasabi natin kanina, vaccine desperation. For example, sa isang LGU na talagang hindi mabakunahan yung mga tao, nagagalit sila ngayon. Oo. Diba? Especially kung sila, kung time na nila, kung nandun na sa classification nila na A3 o A4, let's say senior citizens, eh wala namang maibakuna si munisipyo, walang maibigay.
maghahanap kayo ng connection yan, tatawag doon sa anak, anak, pakicheck mo nga dyan sa trabaho mo, malakas ka naman kay mayor dyan sa Manila o sa Quezon City, baka pwedeng maisingit. Ganun ang nangyayari ngayon. Tama. Di ba? Tama. Naghahanap na ng solusyon. Nagkaroon na sila na ngayon ng ganyang kaisipan. Oo. Nang dati, wala. Oo. Nang dati, pinitin mo pa, mayor, nilalangaw ang ano, nilalangaw ang eskwelahan. Exactly. Walang nakapila. Oo. Hindi lang eskwelahan, pati mga malls, di ba? Walang nakapila, ayaw nila. Kasi mababa pa yung confidence level ng mga tao tungkol sa bakuna. Pero ngayon, dumami na rin ang bakuna. Sabi nga ng gobyerno, about 35 million ang darating na mga vaccine dito sa ano, sa itong month of August. But ang rate natin ngayon, ang sabi ni Vaccine Czar, halos 10 million Filipinos na ang nababakunahan. Ayan. Nakaka-receive ng bakuna. So, ibig sabihin, yung 10% ng population natin, eh, pasok na ron. Okay. Dahil timing yan, mayor. Ha? Kasi bubuksan na yung mega vaccine natin next week. Yung sa layong Pilipino. Okay. Na kung sana ay makakatanggap na sila ng, pwede silang mag-roll out ng bakuna ng mga 10,000 a day. Okay. Mm-hmm. Yung mega vaccine natin sa layong Pilipino. Mega vaccine site natin. Pero yesterday yata, Reno, was the highest. No? According to the report, I have heard, merong 700,000 na as of yesterday ang nabakunahan. Yun yung pinakamalaki kahapon. Nationwide dito. Kaya tingin ko naman, in fairness, mukhang nagiging bumibilis-bilis na. Kasi kung dati, Mayor, nilalangaw ang vaccine site, mukha ngayon eh, box office back ang ating vaccine ngayon. Site. Oo. Okay ba? Bakuna, nilalangaw, ngayon, box office ang ating vaccine site. Ayan. So, at least, ang ano ngayon, ang maganda na, talagang marami ng kumbinsido na magpamakina. Tama naman yun, no? Okay. Kaya, with lockdown and with more vaccine to roll out, we're just hoping, by the end of the year, maging maganda na sitwasyon natin. Tama na ho, ang paghihirap, mga kababayan. Ang dami na ho talaga nagugutom. Ang dami na pong nahihirapan, ang dami nang walang trabaho, madami ang dumadaing. Pero di bali mayon, may kasaid na. Ha? May kasaid na. Balisuela, meron na. Eh, ito Sabado nito. Inirelease na yung 10.9, almost 10 billion. Nirelease na ng DBM. Yung mga ayuda, no? At alam mo kung saan kinuha ito? Savings. Ayan, may savings pa pala eh. May savings pa pala. Patindin mo pala eh. Para doon sa ika nga, pambansang budget. Yung 10 billion na yan, ang makikinabang yan, 10.9 million na mga individual. Ayan. O kaya 80% ng mga mahihirap na individual ang tatanggap ng ayuda. Kagaya ni Senyor Pacheco. At kagaya ni Senyor Pacheco ngayon. Kailangan ako makatanggap na ng ayuda. Ikaw talaga rin, makikipag-unahan ka pa dun sa mga deserving na dapat talaga, no? Ibigay mo na. Don't deprive them. Okay, sige. Diba? Bibiro lang. Kapatid natin ang Pilipino yan. Okay. Ayan. So, imomonitor natin ito. At sana, we're just praying na itong pagbibigay ng ayuda during ECQ ay matapos bago matapos si ECQ. Sana nga. Ang Valenzuela Mayor, ngayong weekend nito, sisimulan na ipamahagi yung kanilang cash assistance. Oo. Tuloy ko nito. Ayan. Sana merong gagayo din sa Valenzuela, sana ang Quezon City. Isunod na rin, ano? Yeah, within Saturday or Sunday, sisimulan na lang ipamahagi. Bakit mo naman nalaman naman sa Valenzuela? Taga Valenzuela ka ba? Aba, iba lang. Dikit lang ang Valenzuela rito sa amin eh. Ay, di ba? Eh, Valenzuela City, sabi na namin eh. May Kawayan City kami, Valenzuela City. Ayan. Inaasahan, makakakuha na sila ng pondo. Nakakuha na sila nitong Webes pala. Nung Webes, nakuha nila. Ayun. Ayun. Yung report na ni Mayor Rex Gatchalian. Ba, mukhang nakausap kayo ni Mayor Gatchalian ah. Nag-report sa'yo ah. Oo, nakapag-report na ng konti. Si Mayor Villariga ng May Kawayan, di pa nag-report sa akin eh. Ano nga talaga mo lang
Eh bakit yung governor hindi mo pinagre-report? Dapat malaki yun. Hindi, may yun namin. Importante sa akin. Ah? Dito ako lang nakatira sa May Kawayan eh. Sa May Kawayan. Oo. Kaya yung Villarica. Oo. Ay, maganda nga po, kay Mayor Villarica. Villarica, yan. Yeah. May City. Mayor Villarica. Hmm. Oo. Diyos ko, nasa kabilang station pa tayo, nagko-cover sa mga election, mayor na sila. Oo nga. Oo. Okay. So, going back, i-monitor po natin, tignan natin itong pagbibigay ng ayuda. Sana mas maging mabilis sa mga local government units. And according to DBM, according to DSWD, no, ito'y itong pera ay talagang ibinigay na kaagad sa mga local government units for distribution effective today. Okay. So let's just monitor and we just pray na sana mas mabilis na ngayon yung mga naunang pagkakamali sa distribution ng tulong ayuda, sana makorekta na natin ngayon. Mas mabilis na, mas tama na at hindi kulang. At walang magre-reklamo, Mayor. Ay, nako, Diyos ko po. Paputol mo daliri ko pag walang nagre-reklamo. Definitely may magre-reklamo at magre-reklamo. Meron pa rin. Meron pa rin, yan. It's hindi ba nga natin talaga may iwasan dyan? Oo, it's either kulang, yung binigay sa kanila, wala sa listahan. Naku? Oo. Tapos, sasabihin pa rin yung iba, eh bakit yung mga kamag-anak ni Kapitan nandun lahat? Nandun lahat. Ano yan, Mayor? Meron din yung ghost ayuda? Eh, hindi ko lang alam. Di ba may ghost voters? May ghost ano din, ayuda? Anong ba yun? Multo! Wala naman. Kanda ng pangalan, wala naman. May pangalan, pero wala naman tao na yan. Di ba ganyan? O kaya patay na. Marami talaga, no? Oo. Pwedeng marami, di ba? Mga posibilidad dyan. Yan ang inaalala ko lang sa ayuda. Baka parang pagboto din ng mga tao. Na kung saan bumoboto kahit patay na. Eh yan, tatanggap ng ayuda, eh patay na pala. Oh, yun, ang mabigat. Pag huwag naman sa ano mangyari. Huwag naman. Okay. So, alam mo, pinapakuha ko yung ano eh, yung presidente ng Philippine Pediatric Society, sayang. Kasi medyo mataas yung mga kaso sa mga bata. Oo. Nakakaawa naman, nakakatakot naman, no? Dahil mga bata na ngayon ang tinitira ni Delta variant. So, gusto nating malaman anong paghahanda para nang sa ganun yung mga magulang na nakikinig sa atin, alam din nila ang gagawin nila. Kasi yung balita no isang araw sa PGH, di ba rin, mga bata? So, ayun, sana makuha natin ang Philippine Pediatric Society. Ayun. O kaya si chairman, ano? Ng Metro Manila Development Authority din natin. Oo. Tinatry din natin makuha. Wala na gano'n eh. Nag-iikot ngayon eh. They're monitoring ngayon eh. He's monitoring. Masipag eh. Masipag si Chairman Abalos. Hindi ko alam ba't sobrang sipag niya. Bakit kaya? Okay. Alam mo kaya? Wala akong alam. Ang alam ko lang, kailangan talaga masipag siya dahil kasi maraming magugutom pag hindi nagmasipag ang ating chairman. Oo. Pero congratulations kay Mayor Menchi ako na mamonitor ko yan. Hindi ko naman naluyo kasi naalalayan naman. Maganda yung programa nila tungkol sa mga bakuna at saka doon sa mga quarantine centers. No? So talagang hands-on si Mayor Menchi dyan sa Menchi Abalos. Okay. Ano pa rin? Okay. Wala. Nagpaliwanag na yung ano eh. Nagpaliwanag na yung Octa eh. Oo. Ano sabi ng Octa? Nagpaliwanag sa'yo? Nagpaliwanag ba sa'yo? Oo, binigyan na nila ako ng mga reason nila na mukhang hindi daw tamang venue ang Kongreso para investigahan sila dahil science yan eh. Mga nakakaintindi ng science, so paano natin daw malalaman kung paano nila makikita ang methodology, paano nila masasabi kung tama yun o hindi, o mali. Hindi naman natin masasabi na sila din mga eksperto. Baka daw makikipag-usap lang nila sila para sa mga ordinaryong tao lang bilang congressman, iba kasi yung mambabatas kaysa doon sa science, Mayor. Okay. Yun ang sabi nila. Oo. Maaring ang ano, no? Hindi naman ano kasi parang iba yung language dito doon sa science and research kaysa doon sa... Although, ginagamit ng mga mambabatas natin yung research na yan para makagawa ng batas. Pero again, hindi ko pa rin talaga maintindihan bakit kailangang magsagawa ng ano house parang hearing tungkol diyan sa UP Octa Research.
sa bagay, eh, kung trabaho naman din ng mga mambabatas natin, wala naman tayong gagawa, magagawa dyan. So, titignan lang natin what would be the outcome. But in this case, mukhang... Gumitna na si, ano eh, si Congressman Rodriguez. Oo. Nang Cagayan. Cagayan mo si Governor Rodriguez. Oh, Rupus? Oh, Rupus, oh. Oo. Na kung maaari, huwag na raw ituloy yan ng kanyang mga kapwa, congressman. Mukhang hindi daw makatwiran at hindi naaayon at untimely. Kaya yan ay pagkukunan ng pansin, hindi naman daw makakatulong yan. Malaking naro daw ang naitutulong ng mga okta. Yan ang kanyang paliwanag. At nakikita naman nila na talagang kahit na walang bayad yan, na isi-share nila yung kanilang nalalaman, yung kanilang expertise para sa ikabubuti natin. Yun ang paliwanag kanina ni Congressman Rodriguez. Oo, si Congressman Rodriguez. Kaya pinaistak na niya yan. Oo. Oh, so, ibig sabihin, even sila dun sa Congress, sa mga mambabatas natin, hati sila. Ayon. Hati. Merong for the calling for the inquiry para dito sa methodology na ginagamit ng Okta Research. At meron naman, itigil na natin yan kasi hindi naman makakatulong yan eh. Tama. In this pandemia, tilipalay ko, hindi yan ang mission natin. Ang pagtutuunan na natin pansin. With only... more than a year left with the Duterte administration, I think in the last zona, maraming pinapatapos sa kanila. Maraming pinapagawa sa kanila. Pag-aralan ang karagdagang sweldo ng Philippine National Police, ng AFP, at makakuha ng, ika nga, ibibigyan sila ng abogado kung sakasakali in the line of duty. So, isa yan. No? Pinababadalay ulit yung ano, Mayor. Diba? Yung ano, yung contractualization ba yun? Oo. Diba? Yun ang pinanagulat ako. Emergency presidente yun. Ulit. Oo. Yung sa ano? Yung Endo. Yung Endo. Andre Endo. Oo. Natanggalin na yung contractualization. Again, another priority measure. Okay. Then number three, maghanap pa rin dun sa ibang mga agencies na mga budget na pwedeng gamitin for 2022. Ayan. Oo. At saka yung mga taxes. Oo. Oo. Yan ang makakatulong sa tao. Oo. Pero ito, pagkukulang mo ng pansin ito, ewan ko kung ano mangyayari. Huwag na muna natin siguro. Kung nakikinig sa atin yung mga congressmen, tingin ko baka mas marami pang mga importanteng issue sa gitna ng pandemya na pwede hong pag-usapan dyan sa House of Representatives. Ang importanteng-importante, budget, trabaho, yan. Yan ang mga importante. Kung paano tayo natin masusuportahan itong kinakaharap natin na pandemic, kaya kailangan natin dito puro pera, di ba, Mayor? Hindi ito maayos. Hindi natin makukuha ng buro na dadada lang ito. Kailangan natin, may pera tayo rito. Yun. Ayun. So, marami ho talaga ano eh. Marami ho talaga tayong problema na sari-sari, pero alam mo ninyo, na panahon ngayon, kinakailangan lang talagang magtulungan, maintindihan ho natin, at unawain din natin, hindi ho tayo pinahihirapan ng gobyerno. Kung hindi, inilalagay lang talaga lahat sa tama. No? Again, uulitin namin, ECQ. Pag ECQ, ako ang ibig ko sabihin hanggang dyan, ang pagkakaintindi ko lang dyan, wala na munang lalabas kundi importante. Iyan. Oo. Ngayon, kung importante-importante lang yan, dahil sa trabaho mo, bibili ka ng gamot, magpapacheck up ka, at saka sa negosyo mo, go. Iyan. Huwag na ho tayo maging spreader pa at huwag na ho tayo maging makulit pa. Kasi naiintindihan din natin ang kalalagayan ng mga policemen. Mahirap din yung talagang uminit, umulan, magche-check sila, andyan sila. Di ba? Eh kung minsan yan, may mga makukulit pang mga motorista na makikipagsagutan. Pero sabi nga ng mga police, ano yun, maximum tolerance. Ayan. Di ba? Kaya minsan na, alam mo naman eh, napupuyat, Mayor, stressful na rin ang police. Kaya minsan eh, sa tigas ng ulo ng tao, nawawala na rin yung pagpipigil nila ng sarili nila. Dumarating yan. Eh hindi puyat lang din ka, yun. Mairit ang ulo mo, malayo ka sa pamilya mo, tapos nakapokus ka sa trabaho mo, tapos makulit pa yung kausap mo. Hindi lang din yun. Idagdag mo yung danger doon sa posibleng mahawa sila ng Del Cavalier. Kasi iba't ibang klaseng tao yan eh. Di ba? Na mag-check. Ando sila sa checkpoint. Paparada ka.
titingnan yung ID, titingnan yung employment certificate mo, etc., etc. Eh yung kahahawak mo noon, hindi mo naman alam yung driver kung siya pala ay asymptomatic o may virus na doon. Biglang naihawak sa mata, naihawak sa ilong. Di ba? Naihawak sa ibang mga bagay na pwedeng lusutan at makalusot yung virus. Mm-hmm. Eh, yun. Kailangan intindihin din noon natin ang trabaho ng mga kapulisan. Yan ang tama. Okay, Ray. So wala na tayong oras sa pagkakataong ito. Okay, nagpapasalamat sa ating mga tagapakinig sa programang Teka Teka for always religiously following us. Lalong-lalo na yung mga provincial stations. Siguro next week babanggitin natin yan. Mm-hmm. Na naka-hook up sa atin at nakikinig at dinadala nila ang programang Teka Teka sa iba't ibang lalawigan. By next week, Ray, uumpisahan natin yan. Nakuha ko na yung mga radio stations na nakuha natin. Yan yung mga sister station natin na DWIC. Okay. Salamat po and happy weekend. Happy nga ba? Okay. Mag-ingat po tayong lahat. Ingat, bahay na lang po tayo. Mm-hmm. Ihanda na lang. Magdasal kasama ang pamilya. Mm-hmm. And mag-relax. Mag-usap. Mm-hmm. Manalangin. Ayan. Okay. Paalala lang po namin. Unang-una, ang Diyos na makapag-irihan sa lahat. Pagkatapos ang pagsunod natin sa mga health protocols na pinahihiran ng ating pamaraan, alang-alang po yan sa ating kaligtasan habang tayo ngayon ay nasa gitna ng panganib ng pandemic na ito. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagtutok sa amin dito po sa DWIC. Sabi pa natutunan ng Teka Teka. With one and again, si Señor Ray Pacheco nagsasabing, don't worry, be happy, bye! Teka Teka, alas 4:30 na!